Natagpuan patay sa loob ng kanyang bahay ang isang 67-anyos na lola sa San Carlos City, Pangasinan. Patay naman ang isang rider matapos pagbabarilin ng mga salaring sakay ng motorsiklo. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Pasado alas 10 ng umaga kahapon, nang pagbabarilin si Lito Bulataw habang pauwi sakay ng motorsiklo sa Barangay Turak, San Carlos City. Ayon sa pulisya, posibleng tinagtikan na ang biktima ng mga salaring sakay ng motorsiklo. May sumusunod po sa kanya na nakamotor, yun po yung nakitang bumaril. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kaanak, hindi pa raw batid ang motibo sa pamamaril. Wala raw silang alam na kaaway nito. Hindi ko po alam, sorry, no comment. Ayoko, masakit ang motibo ko. Ayon sa pulisya, dating nasangkot ang biktima sa illegal drugs at cattle rustling. Maaaring ang motibo po dahil din sa siguro sa 9165 kasi involved pa rin siya kahit naka-bail po siya, on bail po siya. Napag-alaman po natin na ongoing pa rin po yung transactions niya regarding sa 9165. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin. Sa San Carlos City pa rin, patay na ng matagpuan ng 67 taong gulang na si Maria Aranya sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Bacnar. Noong Biyernes ng gabi raw siya huling nakitang buhay nang nakinood ng palabas sa telebisyon sa kapitbahay. Sabado ng gabi na diskubre ang bangkay nito. Dahil nga sa nag-iisa sa buhay na, umuwi na din maghapon, wala na siyang, hindi na siya lumabas. Nung yung kapitbahay niya, nung yayain siyang mag-dinner, doon na siya madiskubre na patay na pala siya. Ayon sa pulisya, may mga inindang sakit tulad ng alta presyon, kidney failure at diabetes ang biktima. Wala namang nakitang sugat sa kanyang katawan na ipagbigay alam na ang nangyari sa mga kaanak nito. Namatay siya sa sakit, hindi siya namatay sa foul play. Alfie Tulagan, nagbabalita, Pilipinas.